Hi guys, this is Oliver and welcome to my YouTube channel. I want to start my poultry business since I don't have a business and I want to have an extra income aside from my job. I have planned to put a fence here, just a bamboo fence because I don't have that enough money yet to build it for concrete. And as you can see, there's no houses around. I started to clean this one. Okay, I'm gonna put fence around here. And this, I want to renovate this old house of my in-laws. And I hope I can make it on time because I have delivery this last week of July. And today is already June 30. I have all my stuffs that needed, but I don't have carpenters to build my roof yet. So what I'm gonna do is I'm gonna take out half of this wall so that the air could go free. And maybe I have to take out half of this room because I need at least 3 meters wide for my chickens. For my birds, they say birds. Maybe I have to take out half also of this room. As you can see, I think it can still run for 2 years. I believe so. Hi guys, 50%, 50 or maybe 40 pa lang ako sa 40% pa lang ako sa DIY chicken layer. Okay, hirap eh.
Hirap kung walang taong lugar. Wala kang makuhang katulong. Wala. Oo yan. Napit na ba? Kulang pa yung ano ko eh. Yung frame ko. Masyadong ano, malambot. Dublihan ko yan o. Layo pa naman eh. Ano pa ngayon? 9 July. Tapos last week ng July yung delivery. Kaya pa. No! Doon yung water tank ko. Kararating lang kahapon. You know. Let's see. So, ilagay na natin ito dito. Okay. So, ako lang po nag-assemble niyan. Ewan ko kung tama ba yan, pero pwede na siguro. Tibay na yan, oh. So yung pag-secure ko dito, cable tie lang. Nagkamali ako dito eh. So kinibble tie ko na. Dito, in-adjust ko na. Yan, hindi na masyadong ano. Slope. Okay.
guys, kumusta? So, here we are in my DIY poultry. So, ito yung fruit of labor ko. Yung pag-deliver naman ako, wala ako dito kasi nag-medical ako sa Manila eh. Wala ako guys. So, ito na yung finished product ko. 200 heads chicks, RTL Lowman. So, 17 weeks pa lang to, hindi pa nangingitlog. So, ito lang, PVC. Saka, nipple drinker, automatic. Ito na yung mga ipot nila. Medyo may basa pa konti, pero yung may ano na, may tuyo. Ayos na eh. Yung pagligpit ng mga ipot, mas maganda kung every morning tsaka every evening para hindi masyadong malangaw. Oh. Wala masyadong langaw yan. Tapos, yung ano ko, yung tubigan ko, andyan oh. Binago ko yung ano ko, design ko dati. Kasi nung ano pa, dito ko pa nilagay, pagka-level lang siya, ayaw siyang pumasok dun sa mga ano ko, sa painuman ko. Kaya inangatong konti yan, pinatungan ko. Ngayon, ayos na. Pwede na. So, kulang ko na lang ngayon is management. May tao naman ako doon na pagkatiwalaan. Kailangan na lang natin ng vitamins para sa mga manok. May konti rin akong mga sinisipon dito. May apat akong piraso na may sipon. Ito, nakahiwalay sila lahat. Kasama na yan sa medication. So, yung pailaw ko guys, ayan na ako, dalawa. Dalawang 7 watts. Ayan o. Sa. So, yung lighting, ano natin, lighting schedule, pwede kayo magtanong sa ano, sa mga agribit or poultry technician nyo. Malapit. Or, PM nyo lang ako. Comment nyo lang. Lagay nyo yung email ad. So, guys, yung itong mga ano, itong patuka, dapat palaging inaano. Ano yung ito ba? Ginaganito. Minimix. Kasi pag hindi nyo na minimix, titingnan lang yan nila. Hindi nila yan tutukain. Make sure guys na itong tubig, palagi nyong i-check yung mga tangki nyo ang tubig. Kasi dapat hindi yan maabusan. Okay? Actually, medyo mali ako dito sa ano ko eh, feeder ko eh. Yung pagkatabas ko, hating-hati eh. Dapat pala medyo curve. Pero kung sa price, buti bumili na lang siguro ako ng ano, nung feeder line, yung blue, na may ganun. So tingin ko mas maganda yun. Kasi tingnan mo eh, ito yung ginawa ko. May mga hulog-hulog siya, oh. May mga dami yung mga ano, nasayang. Dami nasayang na ano, na pills. Kaya nilagyan ko lang dito ng ano, ng kawayan para masangga ba. Yan na yung temporary ano ko, measures. Okay. Tsaka dapat nilagyan ko pala ng spare na kulungan para sa mga may ano talaga, may sakit or binugbog na manok. Okay. And isa pa guys, sa mga nagbabalak ng poultry, kailangan nito timbangan ng inyong pagkain ng manok, ng batuka. Tsaka kailangan nyo rin ng na ano tao dito, measurement cup para sa mga vitamins or sa mga gamot, at least 30 ml. Yun lang, thanks.